Chapter 12. Lalo pang naging masahol ang gabing yun nang magmaneho si Jessa patungong A bar A at bumungad sa kanyang kaibigan sa pinto ng kitchen. Naalala pa niya ang unang pagkakataong nakilala niya sa Althea nang pumasok siya sa quilting retreat. Saksi siya kung paano umibig ang kaibigan niya kay Alex. Oo, nainggit siya sa kapalaran ni Althea. Sobrang inggit na umabot sa puntong hinanap niya ang kapalarang yon kay Brian. Subalit walang fairy tale ending para sa kanya. Hindi sa ngayon o sa susunod na mga araw. Inihinto ni Jess ang sasakyan na tinungon ang backdoor at kumatok. Bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Althea. Hindi naman sa ayaw kitang makita. Pero hindi ko inaasahang susugod ka rito ngayong gabi. Ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo at hindi na yun may pagpabukas pa? Babalik na ako sa Maynila. May bakante ng teaching job na papasukan ko. Tinitigan siya ni Althea ng mataman. Kailan ang alis mo? Sa mga susunod na araw. Walang sali-salit ang iniwan na niya roon si Althea at napatiunang pumasok sa bahay. Pagbalik nito ay kasama na si Alex. Narinig kong iiwanan mo na kami? Wika ni Alex. Anong kailangan kong gawin para hindi ka umalis? Kung pera yun, kaya ka naming bayaran ng mas malaki. Karapat dapat kang tumanggap nun. Lalo siyang nasaktan kaysa sa inaasahan niya. Hindi to tungkol sa pera, Alex. Alam niyong dalawa na babalik at babalik ako sa pagtuturo. Maswerteng nailagay ako sa pagsusubstitute para sa ilang linggo ng semester. Pagkatapos ay magtuturo ako para sa summer school. Pero kailangan ko na agad magsimula. Tiningnan siya ni Alex ng ilang sandali. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam akong mahigit pa kaysa sa dahilang yan. Pero hindi ka pa handang ibahagi yun sa amin. Lumapit ito at hinawakan siya ng mahigpit sa mga braso. Jessa, kung meron ka mang kailangan, huwag kang magdalawang isip na tawagan kami. Pamilya ka na namin. Salamat. Mahal ko kayong dalawa pati ang mga bata ng sobra. Hindi pwedeng hindi siya umalis. Kapag nanatili siya roon, baka madulas ang dila niya at masabi ang lahat. Kapag maayos na ako roon, tatawag ako at babalik ako para dalawin kayo. Dapat lang, pagbabanta ni Althea. At pwede rin kaming pumunta roon para dalawin ka. Hindi naman kalayuan ang Maynila. Tumango si Jessa. Kailangan niyang pansamantalang lumayo sa mga taong mahal niya. Hanggang sa makahanap si Todd ng ibang bibiktimahin. Ayaw niyang masaktan ni Todd ang mga taong mahal niya. Ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Naisip niya sina Edward at Jasmine. Hindi siya kailanman makaka-recover sa pagkakawalay sa mag-ama. Aalis na si Tita Jessa? Tanong ni Jasmine sa ama ng makababa ng bus ang sumunod na hapon. Forever? Pilit pinapalis si Edward ang sakit. Babalik na siya sa kanila sa Maynila. Pero hindi pwede. Nakalarawan ang takot sa mga mata ni Jasmine. Tutulungan niya pa akong matapos ang kilt ko eh. Yun ang huling bagay na gustong isipin ni Edward. Pero ng mga sandaling yun ay ang anak niya ang uunahin. Tumingkayad si Edward at nakitang pinipigil ng anak na umiyak. Mag-isip tayo ng solusyon, baby. Siguro, pwede kang tulungan ng isa sa mga dalagang volunteers niyo sa klase. Pero ayoko ng iba. Umiyak ito at sumabsob sa kanyang mga bisig. Niyakap niya ang anak. Kailan naman hindi pa niya ito nakita umiyak ng ganun. Nang mamatay ang ina ni Jasmine, ay nagkulong lang ang kanyang anak sa kwarto nito at hindi siya hinayaang makapasok. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na hinayaan siyang lumapit dito at ibahagi ang sakit na nararamdaman. At wala siyang magawa para pag-anin ang nararamdaman nito. Magiging maayos din ang lahat, baby. Nandito ako palagi. Nandito para sa'yo. Umalis ang kanyang anak mula sa pagkakasubsob sa kanya at tinitigan siya. Gusto mo bang umalis si Tita Jessa, Dad? Hindi na hinintay ng kanyang anak ang sagot niya. Alam ko na gusto niyang makasama tayo. Wala naman po siyang pamilya na nagmamahal sa kanya katulad ng pagmamahal natin sa kanya. Sinong mag-aalaga sa kanya? Palagi na lang siyang tumutulong sa mga tao.
Naalala ni Edward ang sinabi noon ni Chesa na walang oras para dito ang ina at ang reaksyon ng dalaga ng tawagin nito ng kapatid. I wish I could. Pero sinabi niya sa akin na gusto niyang balikan ang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Paano na sila? Hindi ba iniisip ng dalaga ang mararamdaman nila kapag iniwan sila? Inakay na ni Edward ng kanyang anak papasok sa kanilang bahay. Naabutan nila sa kusina ang kanyang ama. Hey son! Hey Jasmine! Bati ng ama sa kanila. Hi Lolo! Matamlay na bati rito ni Jasmine. Inihanda ko ang paborito mong merienda, apo. Sinulyapan lang ni Jasmine ang mga pagkain. No thanks, Lolo. Aakyat na lang po ako sa kwarto ko at gagawin ang homeworks ko. Sagot ng kanyang anak na nagumpisa ng maglakad palabas ng kusina. Hintayin mo ko, tutulungan kita, Jasmine. Habol naman niya rito. Hindi maganda ang pagtanggap niya sa balita. Umiling si Edward. Umiyak siya at masakit sa akin na nakikitang gano'n ang anak ko. What about your heart, son? Biglang tanong ng kanyang ama. Natigilan si Edward. Hindi niya gustong pag-usapan ang kanyang nararamdaman. May magbabago ba? Hindi ko mapipigilan si Chesa kung gusto niyang umalis, Dad. Siguro, hindi mo lang talaga sinubukan. Sinubukan. Sinabi ko sa kanyang gusto kong bumuo ng isang special na bahagay kasama siya. Idinagdag ko pa si Jasmine sa istorya para kumbinsihin siya. Pero hindi pa rin siya natinag. Hindi ako naniniwala, anak. Nakita ko kung paano kanya tingnan, Edward. She cares for you. May matinding dahilan siguro kaya siya nagkakaganon. Umiiling na sabi ng kanyang ama. May trabaho siya. Nagtuturo. Nagsalubong ang mga kilay ng kanyang ama. At lalong hindi ko paniniwalaan yan. Hindi si Jessa ang tipo ng babae na makikipaglapit sa isang lalaki at basta nalang lalayo. Isa pa, may mga eskwelahan naman dito kung saan ay pwede siyang magturo. Bumalik sa isip ni Edward ang namagitan sa kanila ng dalaga. Sigurado siya sa kanyang sarili na hindi lang physical na pangangailangan ang namagitan sa kanila. Kailangan ko tawagan si Althea. Habang naglalakad si Edward palabas sa porch, ay tumawag siya sa bahay ni na Alex kasali. Alex? Si Edward to. Kailangan kong malaman ang tunay na dahilan pag alis si Chesa. Agad na bungan niya rito. Maniwala ka, Edward. Ginawa ko na rin ang lahat para hindi siya umalis. Pero walang nangyari. Pati si Althea at ang mga bata ay apektado sa desisyon niya. Sagot ni Alex. Kung ganun, kailangan nating malaman. May ideya ka ba? May palagay akong may kinalaman dito ang si brother niya. Wika ni Alex. Pumunta rito si Todong nakaraang araw at humingi ng trabaho. Ginamit yung reference ang pangalan ni Jessa. Binigyan mo ba siya ng trabaho? Hindi. Hindi naman siya nirekomenda ni Jessa nang tanungin ko siya. Pinacheck ko sa kanya at sinabi sa akin ng pulis na kalalabas lang ng kulungan. Bakit siya nakulong? Sa pinagbabawal na gamot. Sinabi ni Alex na napagalang ang paglaya ni Todd sa dapat 5 taong pagkakakulong. Tinawagan siya ni Todd noong isang linggo at hindi siya mukhang masaya nang tanggapin niya ang tawag. Oh my God! Bakit may hinala ako may kinalaman siya sa panluloob? Huminga ng malalim si Alex. At may isa pang nakawang nangyari kagabi sa Harley's Pawn Shop. He cursed under his breath. At tiniisip mo may kinalaman si Todd sa lahat ng to? Nagumpisa lang naman ang ganitong insidente rito sa atin mula nang dumating siya sa bayang to. Wika ni Alex. At ngayon ay gusto namang umalis si Jessa. Iniisip kong kaya niya gagawin yun ay para protektahan tayo sa kanyang kapatid. Malino na ngayon ang lahat. Kung ganun, kailangan nating protektahan at ayusin to. Pinalasabi ni Edward. Nasabi na ni Jessa ng araw na yon kay Ate Milet at sa mga naging kaibigan niya sa shop ang nakatakda niyang pag-alis. Naimpake na rin niya ang mga gamit. Wala naman siyang titirhan sa Maynila kaya maghahanap siya ng apartment na pwedeng upahan.
Ayaw niyang tumira sa iisang bubong at sama ang kanyang ina at amain dahil gusto niyang lumayo sa mga ito, lalo na kay Todd. Mas malayo siya sa mga ito, mas mabuti. Napalingon si Jessa sa pinto nang tumunog ang chime. Tanda na may pumasok at ang malungkot na mukha ni Jasmine ang nabungaran niya. Para pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura ng bata ng mga sandaling yun. Bigla niyang naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Masakit sa kanya na makausap pa si Jasmine bago siya umalis. Huminga siya ng malalim at pilit na umiti nang lapitan niya ang bata. Hello Jasmine? Masayang bati niya. Alam ba ng daddy mo na nandito ka? Nagkibit palikat lang ito. Jasmine, alam mong hindi ka pwedeng pumunta kung saan-saan ang hindi alam ng daddy mo. Mag-aalala yun sa'yo. Pero kailangan kong pumunta rito para pigilan kong umalis. Basag ang boses na wika ni Jasmine at bago pa makahuma si Jessa, ay nagsimula na magpataka ng mga luha ng bata. Tumingin si Jessa ng diretso sa kanya sa mga mata. Please, huwag ka nang umalis, Tita Jessa. Ayoko umalis ka rito. Parang may bumigig sa lalamunan ng dalaga dahil sa sinabi ng bata. Nagumpisa na ring mamasa ang kanyang mga mata. Lumuhod siya upang magpantay sila. Pagkatapos ay niyakap ito ng mahigpit. Oh Jasmine, napamahal na ang bata sa kanya. Katulad ng ama nito ay mahirap para sa kanya ang iwan ng mag-ama. Ayaw ko rin sana kayong iwan dito pero kailangan ko nang balikan ang trabaho ko. Kumalas si Jasmine mula sa yakap ni Jessa at tumingin sa kanyang mga mata habang pinupunasan nito ang mga mata. Bakit hindi ka nalang magstay rito at pakasalan ang daddy ko para maging mami na po kita? Natigilan si Jessa sa sinabi ni Jasmine. Hindi niya yun inaasahan mula rito. Ilang sandali rin ang nagdaan bago niya nagawang sumagot. Magandang ideya yan, Jasmine. Pero hindi ni alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Wala namang siya nakikitang masama roon, ngunit wala namang sinasabi sa kanya si Edward. Kapag sinabi mo kay daddy na gusto mong mapabilang sa pamilya namin, makakasalan ka niya. Giit ni Jasmine. Dati, palagi nalang malungkot ang daddy ko. Pero simula nang makilala ka niya, naging masaya na siya. Usapin mo na siya, Tita Jessa, please. Kakausapin ko siya, baby. Pero hindi ako mangangako, pangungonsula ni Jessa. Tumayo siya at kinuha ang kanyang cellphone at saka tinawagan si Edward. Iniwan niya sandali ang bata nang sa wakas ay marinig niya ang tinig ng ama nito sa kabilang linya. Jessa? Edward, gusto ko sanang sabihin sa'yo na nandito sa shop si Jasmine. Narinig niya itong nagmura. Pakibantay na lang muna siya, Jessa. Papunta na ako dyan. Nang matapos na ang tawag, ay huminga si Jessa ng malalim. Hindi niya gustong ideyang kailangan pa niyang makaharap si Edward bago siya umalis. Masakit para sa kanya na iwan ng lalaki. Ngunit alam niyang iyon ang nararapat. Hindi pa ito handang pumasok sa panibagong relasyon at hindi niya kayang maghintay ng pagkakataong lumago ang kung anumang namamagitan sa kanila. Not with Todd's threat. Kaya kahit mahirap, kailangan niyang iwan ang buhay na gusto niyang buuin sa bayang yon. Nang balikan ni Jessa si Jasmine, ay bigla siyang nanlamig sa nakitang kausap nito. Kahit matagal-tagal na ring huli niya itong makita, ay hindi niya may pagkakaila ito sa ibang tao. Kung iba ang makakakita, mukhang wala namang kahit anong masamang intensyon si Todd sa paglapit sa bata. Ngunit alam niyang hindi ganun yon. Nag-uumpisa na naman si Todd na takutin siya at marahil ipagsabihan siya na kung ano-ano. Jasmine, tinawagan ko ang daddy mo para sundin ka rito. Imporma ni Jessa. Nginitian niya ng matamis ang bata. Doon mo na lang siya hintayin sa office at umpisahan mo nang gawin ang mga homework mo, okay? Bakit mo siya pinapaalis? Nag-uusap pa kami. Wika ni Todd sa kanya. Jasmine, sundin mo na lang ako. Tahimik namang sumunod ang bata kay Jessa at hinarap niya si Todd. Sinabi ko na huwag mo akong guguluhin, di ba? Too bad, Jessa.
Hindi lahat ang gusto natin ay nakukuha. Isa pa, ikaw ang pumigil sa mga kasali para bigyan ako ng trabaho. Kaya ako na mismo ang gumawa ng paraan. Hindi ko sila pinigilan. Pinaimbestigahan ka lang siguro at alam na nila ang sikreto mo. Kaya hindi ka hinayaang magtrabaho sa kanila. Pasaring ni Jessa, hindi mapapagtalo rito. Bigla siyang hinaklit ni Todd sa braso. Masakit yun, ngunit hindi siya nagpahalata. Hindi nito dapat mahalata ang totoong nararamdaman niya dahil sa presensya nito. Kung tinulungan mo na lang sana ako, may trabaho na ako ngayon sa rancho ng mga kasali. Hindi magiging mahirap sa iyo ang pakiusapan sila dahil alam kong mga kaibigan mo sila. Isa pa, ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong, kaya dapat lang natulungan mo ako ngayon. Pinasok mo ang shop namin pati na ang apartment ko. At alam kong may kinalaman ka sa mga nakabang nangyayari sa bayang to, Todd. Umiling-iling si Todd at saka ngumisi. Binalaan na kita sa pagbibintang mo. Nang huling beses mong gawin yan, nakulong ako. Tinignan siya rito ng matalim. Kung ako sa'yo, ititikom ko na ang bibig ko. Kung sakaling makulong ako, hindi mo ba naisip na baka isipin ng mga kaibigan mo kasabot kita? Pumiksi si Jessa sa pagnanais na makawala kay Todd. Bakit ba ayaw mo kong tantanan, ha? Dahil may atraso ka sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakulong. Nakulong ka dahil may ginawa kang kasalanan, Todd. Magsasalita pa sana ang lalaki nang biglang tumunog ang chime. Tanda na may customer sila. At nakahinga ng maluwag si Jessa nang sa wakas ay bitawan siya ni Todd. Nang lumingon si Jessa sa pintuan ay nakita niya si Edward. Edward? Lumapit si Edward sa kanila. May problema ba rito? Naparito lang ako para makita ang kapatid ko? Sagot ni Todd. Inilahad ng kanyang kapatid ang kamay kay Edward. Kinamayan naman ito ni Edward. Edward Arellano. Gusto ko pa sanang manatili rito, kaya lang, kailangan ko nang bumalik sa trabaho ko. See you around, Arellano. Count on it. Sagot ni Edward. Naglakad na palabas ng shop si Todd. Naglakad si Edward papunta sa pinto at may kung anong sinilip doon. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone at may kung sinong tinawagan. Walang inalaman sa trabaho ang pag-alis mo rito sa bayan. Tama ba, Jessa? At may kinalaman ng kapatid mo kung bakit mo gusto kaming iwan. Wika ni Todd na makabalik sa kanyang harap. Akmang sasagutin ni Jessa, ngunit pinigilan siya nito. Save it. Papunta si Alex dito at may kasamang pulis. At kailangan ka rin kapag kinausap ko sila. Ngayon, nasa na si Jasmine? Nasa office. Tanging nasagot niya. May ginawa ba sa inyo ng anak ko ang kapatid mo? Umiling si Jessa. Magiging maayos na ang lahat oras na umalis ako. Abala naman si Jasmine ng mga sandaling yun sa paggawa ng takdang aralin habang si Jessa ay nag-iimbentaryo sa isang mesa. Habang tinitingnan ni Edward ngayon ang dalaga, hindi niya mahanap ang babaeng nakasama niya nitong mga nakaraang araw. Tahimik lang ang dalaga habang abala sa pag-imbentaryo ng mga resibo. Well, alam ni Edward na naiinis si Jessa sa pakikialam niya rito. Ngunit wala siyang pakialam. Gagawin niya ang lahat maprotektahan lang ang dalaga. Hindi niya kayang mawala ito sa kanya. Jessa, wala kang kasalanan sa mga nangyayari dito. Tama na, Edward. Huwag na natin pag-usapan to. Wika ng dalaga. Nang mag-angat ng tingin ay nangingilid na ang mga luha sa mga mata nito. Ayoko madamay pa kayo sa problema ko. Kapatid mo ang nagdadala ng problema rito, hindi ikaw. Giit ni Edward. Lahat ng tao, yan ang sinasabi. Pero hindi siya basta-basta titigil eh. Nagagawa niyang lusutan ang lahat ng mga nasasuungan niya. Mga bata pa lang kami. Ganun na siya. Punong-puno ng takot ang mga mata ni Jessa habang nakatingin kay Edward. May rason para matakot ako. Hindi niyo alam kung gano'ng kasama ang ugali ni Todd. Nung makulong siya, naging panatag ang loob ko. Pero kayong magbalik na siya,
Hindi ko hahayaang pati kayo ay guluhin pa niya. Eh ikaw, sino magpoprotekta sa'yo? Huwag mo akong alalahanin, Edward. Kaya ko ang sarili ko. Walang kinatatakutan ng kapatid ko. Kahit sinong humarang sa daraanan niya ay kaya niyang pabagsakin. Maya-maya ay dumating na ang mag-asawang Althea at Alex, kasama ang pulis na si Reynolds. Nang magsara ang shop ay inumpisahan na nila ang pag-uusap. Dapat nung una pa lang ay pinagtangkaan ka na ni Todd ay sinabi mo na agad sa amin. Umiling-iling si Jessa. Pasensya ka na. Kagabi ko lang talaga nalaman ng tungkol sa pagkakasangkot ni Todd sa mga nangyayaring nakawan dito. Kahit sa akin ay hindi siya tumamin, pero hindi rin naman siya tumangki. Patawad sa dinala niyang gulo. Tiningnan siya nito. Kung nasaktan ka niya, kailangan kontrolin ni Edward ang nararamdamang frustration. Huwag na huwag kang hihingi ng tawad sa amin para sa gagawang Todd na yon, Jessa. Kailangan pa nating humanap ng ebidensya. Wika ni Alex. Masyado mautak si Todd. Hindi siya basta-basta magpapahuli sa inyo. Isa pa, kapag bumalik ako sa Manila, siguradong titigilan na rin niya kayo. Hindi. Maghahanap lang siya ng bagong biktima. Singit naman ang pulis na si Reynold. Marami na siyang sinubukang lapitan dito para hingan ng trabaho pero nabigo siya. Tumingin ang pulis sa kanya. May trabaho nga siya ngayon sa Roadhouse Club. Tinanggap siya? Hindi makapaniwala ang tanong ni Jessa. Hindi ko alam kung gaano kaka-aware sa reputasyon ng Roadhouse. Pero ang hinala namin ay may nagaganap na prostitution at drug trafficking sa loob ng club na yon. Nananatiling under observation ang investigasyon namin. Hindi pa rin kami tumitigil sa paglalanggap ng mga ebidensya para maipasara ang naturang club. Isang dishwasher at bouncer ang trabaho ng kapatid mo ron. Paliwanag pa ni Reynolds. Tumayo na rin si Althea at nilapitan si Jessa. Lumapit ka na dapat sa amin ang unang beses na gumawa ng gulo ang kapatid mong yun. Gagawin namin ang lahat para protektahan ka, Jessa. Mukhang nakahanap ng bagong trabaho sa Roadhouse si Todd. Ang balita namin, isa na siyang credit card scam ngayon. Hindi niyo ba siya pwedeng hulihin dahil doon? Tanong ni Jessa. Kailangan pa namin ng ebidensya eh. Wika ni Reynolds. Mukhang malakas ang kapit ni Todd dahil lang leader mismo ang may hawak sa kanya. Si Cesar ang gustong-gustong mahuli ng mga kasamahan ko ngayon, kaya mainit siya sa amin. Inilibot ni Reynolds ang tingin sa kanilang lahat. Kung maaari lang, walang lalabas sa mga pinag-usapan natin dito. Mahirap na at baka makatunog sila. Pasensya na Alex, Althea. Pasensya na sa lahat ng gulong dinala ko sa pamilya ninyo. Wika ni Jessa sa nanginginig na tinig. Pamilya ka rin namin, Jessa, at kailangan mo rin ng proteksyon. Wika naman Althea sa galit na tinig. Kaya nga kailangan ko nang umalis. Baka kapag wala na ako rito, titigilan na rin niya ang mga taong alam niyang mahalaga sa akin. Duda ako diyan. Kailangan naming matyaga ng mabuti si Todd para mapabilis ang pagbalik niya sa kulungan. Wika ng pulis. Paano ako makakatulong? Tanong ni Jessa. Manatili ka muna rito para maprotektahan ka namin. Baka sakaling bumalik ang kapatid mo. At dito muna po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Samahan niyo kung mali para sa part 13 ng kwento, The Arrogant Billionaire and His Daughter. Maraming salamat po!